Pag-awit ng pambungad na awit. Ito'y bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus muli nabuhay. Sa kamatay ay nagtagumpay. Mag-aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo na nagtampok sa atin ng kapurihan at dangal ng paggawa. Siya ay muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mabiyaya at magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Unang araw ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. At nagpapasinaya din po ngayon ang Flores de Maria, ang iba't ibang mga debosyon sa Mahal na Birhen. At ito rin po ay ikawalong araw ng nobena na nagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Kristo.
Kristo. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong inatas at makamta namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudea na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalos sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nanalangin ng magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isa tilang malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isa sa tinig na nagsabi, Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Tumindig siya at sinabi, Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumabanas sa kanila ang Espiritu Santo. Gaya ng pagbaba nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo,
sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng iyong usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at nangangalat. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at Siya'y nakikilala ko. Gayun din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito ay kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyaya, magandang dapit hapon sa inyong lahat. Nabanggit ko po na ngayon ay kapistahan ni Saint Joseph the Worker, San Jose, Santo Patron ng Manggagawa. Dalawa itong ipagpipiesta kay St. Joseph, March 19, na nagkataong panahon ng Kwaresma. Kaya naman na ang ginawa ng inang simbahan ay mayroon another feast. At ito nga pong unang araw ng Mayo. Ako po ay nagkapalad na yung second Paris assignment ko ay ang Santo Patron ay si Saint Joseph. Kaya hindi ko malilimutan ang kanyang buhay, kabanalan at gayon din naman ang kanyang malasakit at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Si San Jose, Santo Patron ng pamilya, Santo Patron ng pandaigdigang simbahan, Santo Patron ng mga manggagawa, at siya'y tinatagurian nating Santo Patron, Good Provider. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Sa ating mga pagbasa, yung unang pagbasa, ay tumutukoy sa mga naging gawain ni San Pedro at yung kanyang mga pangitain na binanggit doon yung iba't ibang mga uri ng hayop. Ito yung nagpapaalaala sa ating kamalayan, yung buong aklat ng Genesis na kung saan ipinakita kina Adan at Eva yung mga hayop. At nandun ang pagpangalan ng iba't ibang uri ng hayop. Pero ang tao, mas mataas ang puri at dangal kaysa sa mga hayop. Huwag ninyong kalilimutan yan. Yung ating human dignity is much higher than the ordinary animals in our landscape of creation. Kaya ngayon po ay araw ng paggawa, Labor Day, pero wala yata pong nagtatrabaho pagkat piyesta opisyal. Ano? It's an irony on our part. Pagkat marami marahil yung napunta ay sa pistahan, napunta sa mga lambyerda. Pero ang ating Santo Papa, si Pope Pius XII, he instituted May 1 as Feast of Saint Joseph at kanya pong ipinapahayag na huwag kalilimutan ang human dignity and the dignity of labor. Ang inang simbahan nagmamalasakit sa mga manggagawa. Pagkat pag kita'y gumagawa, tayo ay nagpa-participate sa ongoing works of creation, ongoing works of salvation. Pakibigkas nga po natin muli. Ongoing works of creation, ongoing works of salvation. Yan po ang misyon ng bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo dapat manghinamad. Dapat tayo ay talagang nagtatampok ng kapurihan ng paggawa
from the sweat of our brows. Yung pawis mo, yung pagod mo, puhunan mo para magsilbing buhay ng pamilya. Katulad ni San Jose, napakabuting mister ng tahanan, pagkat good provider, nagtatrabaho siya para itaguyod ang buhay ng pamilya Jesus, Maria at Jose. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa kasaysayan ng simbahan, mayroon po kitang Catholic social teaching. Pakibigkas nga natin muli, Catholic social teaching. The encyclical letters of the Pope mula sa Rerum Novarum, ano, at ito po ay noong May 15, 1891, panahon ni Pope Leo XIII. Bakit Rerum Novarum? Kasi binabanggit po rito ang tungkol sa dignity of labor. The primacy of labor over capital. Pakibigkas po natin muli. The primacy of labor over capital. Ang mahalaga, yung nagtatrabaho, hindi yung kapital. Hindi yung investment. Kaya wag nating kalilimutan, mataas ang antas ng puri at dangal ng tao na nagtatrabaho kaysa sa investor. Tayo sa ating makabagong mundo, kaya nagkakagulo-gulo ang larangan ng paggawa, ay kawalaan ng pitagan sa mga manggagawa. Kaya they are clamoring for human dignity, social justice. Pakibigkas po natin muli yon. Human dignity, social justice. Katarungang panglipunan. Kaya naalaala rin natin ang pasabi ni Pope John the 23rd na santo na ngayon, maging ni Pope Paul the 6th, ang kapayapaan ay mangyayari lamang kung makatarungan ang ating larangan ng buhay at pagkakabuhay. Peace on earth that is based on truth, on justice, on human dignity, charity, and liberty. Huwag nating kalilimutan yung mga pagpapahalagahang ito. Pagkat ito'y galing sa salita ng Diyos, we must brighten our mind, our hearts, to what it means to be human. Pagkat sinasabi ng inang simbahan, development, yung inabanggit ninyo, yan ba'y totoong kaunlaran o mapagkunwaring kaunlaran? Pseudo-development that benefited only the few. But kung ating uuriin, hindi lahat ay nagtatamasa ng sinasabing kaunlaran. Pagkat ang nakikinabang lamang ay nakariruwasa. Ang malawak na bahagi ng lipunan ay parang nadudusta. Etsa puwera. Kaya nga, kailangan po natin, pag ito'y tumatrabaho, it benefited everyone. Hindi pan sariling sagustuhin o sariling pakinabang o inatawag nating self-serving interest. Pagkat kung ikay makatarungan, ibibigay mo yung para sa Diyos, ibibigay mo yung para sa kapwa mo at para din doon sa sarili mo. At ang hamon sa atin pagka kita'y nagtatrabaho, hindi winawasak ang kapaligiran. Dapat po ay meron kitang conversion. Our faith, hope, and love for the rest of God's creation. Kaya nga, the equilibrium, the harmony of human life must tally with our surrounding. Kayo'y very particular sa school. Dapat ang school ay habitat,
or environment of learning. Ay, ang buhay din ay dapat merong habitat. Conducive to life, hindi destruction of life. Yung bang hangin na sinisingot mo, yung mga residue ng mga pinaghugasan mo ng pinggan o kaya pinagkainan at residue ng mga chemicals, ikaw ba ay mayroong malasakit na hindi mawawasak o malalason ang ating kapaligiran? So the dignity of labor is emphasizing us to take good care of God's creation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay kawalan ng kasalanan. Pagkat ang definition natin ng sin is the absence of love. Ano? Kaya mapitagan tayo yung mapanligtas na pagmamahal ng Diyos na sa isip, na sa puso, na sa buo nating pagkatao at yung ating mga pinaggagawa na kabubuti in participation of the ongoing works of creation, ongoing works of salvation, katulad ni San Jose. At hari nawa po, naliliwanagan kita ng liwanag ni Kristong muling nabuhay at yung iniaalay natin sa Flores de Mayo, Flores de Maria, yung tangkay ng bulaklak sa gisag ng pananampalataya, ang dahon at talulot ng bulaklak sa gisag ng mabubuti nating gawa, yung bango, yung halumuyak ng bulaklak na iniaalay natin kasama si Maria, ay ang amoy ng kabanalan ng ating mga ugali at asal na dapat ay halimuyak ng kabanalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingan. Kami naway itaguyod at tulungan na mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo
Kanino ninyo'y tinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Joseng Manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos na kanyang pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga diakono, mayroon pong inoordinahan na diakono ngayon sa pagkapari, at gayon din naman ang mga katikista, ang mga bata, kabataan at ang mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for environmental concern and stewardship of creation. Yung pong mga nasa iba't ibang sektor sa ating pamayanan, lalo na ang mga magsasaka na nag-aantay ng masaganang ulan. Gayun din po ang mga manggagawa, ang mga overseas Filipinos, mga mangingisda, at yung mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo. Maging yung po mga nasa akadem, lalo na yung mga mag-aaral, nagtuturo, naghuhubog. Yung iba po ay merong academic examinations at yung iba naman ay na be prepared for board exams pertinent to the professions they wish to be, maging yung mga nasa public and government service, mga nasa bilangguan, at yung mga volunteers in prison pastoral service, at yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan, yung mga nagdiriwang ng anibersaryo, yung pong mga katikistang ng Sacred Heart ay ika-100 taon ngayon, maging yung pong mga birthday celebrators at yung mga nagpipiesta, namimintuho kay San Jose, kay Santo Padre Pio, yung mga iniluluhog nating prayers and those commended for our prayer as we come here. At yung pong mga tao na nasa ating mga pamayanan, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong pari na si Father Gonzalo, at yung pong mga sumakbilang buhay nating mga kapatid, mga magulang, at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Taelena, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pabilya. Manamit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at Easter evening blessings sa isa't isa. Peace be with you.
Alleluia, inyong gawin salita niyo't tungkuli tupdin sa ngalang butihin ni Jesus na poon natin at Diyos Ama ay purihin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ang isa sa gawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa magitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Tetelsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagligtas. Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pag-iusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa na Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawang ito, mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng Diomne Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria
ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-6 ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 6 ng umaga. Ang mga makikilahok, inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila, kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karo ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Yaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious ang articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pamamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang Regina Celi. O Queen of Heaven, rejoice, alleluia. The Son of merited to bear, alleluia. As risen as He said, alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia. For the Lord is truly risen, alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of Your Son, our Lord Jesus Christ, You have made glad the whole world. Grant, we beseech You,
through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother, we may obtain the joys of eternal life through the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Glory Amen. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Nagadiwang po ang Diocese of Buac sa May 10 ng 45th taong anibersaryo bilang diocese. At ito rin po ay anibersaryo ng canonical coronation ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Biglang Awa. Kaugnay po ng pagdiriwang na ito, mayroon po kaming ipinatatayo na bahay pari na magsisilbing tahanan na mga nakatatanda at mga may karamdaman naming pari. Kaya kami po'y humihiling ng inyong pagmamahal, panalangin, donasyon para sa proyekto na ito na magiging landmark ng 45th anniversary of the Diocese of Buac. Salamat po sa inyong donasyon at mga gestures of love at mga panalangin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.